Noong Hulyo 1980, si Anabella Broses Malabag ay nagpasimula ng pag-aaral ng Biblia sa pangungunan ni Pastor Joel Indico sa tahanan nila Florentino Broses Sr. sa Basa Compound sa Pote Las Piñas. Taong 1981, ikapito ng Enero, unang nabautismohan sa tubig ang mag-asawang Florentino Broses Sr. at Juliana Broses kasama ng kanilang mga anak na sina Ruben Broses at Pastor Florentino Broses Jr. sa Lido Beach sa pangungunan ni Pastor Gapilango. Bago ang naturang pagbabautismo ay meron ng pagtitipon na idinarao sa tahanan ng mga Broses sa Sapote na tinawag na Sapote Christian Fellowship. Noong mga panahong iyon, si Pastor Joel Indico bilang nasa church planting mission ay hinabilin ang gawain sa pangungunan ni Pastor Melchor Kausapin na noong panahong iyon ay isang mag-aaral sa Asian Theological Seminary. Ang mga kasapi ay nagpatuloy sa paglago sa espiritual at bilang. Ang ilang mga kabataang kasapi na sina Sister Merlinda Broses Rubio, Sister Ermila Coraza Orsabia, Sister Elena Kirubin Montegrande, Sister Leilani Kausapin Junio, Pastor Saike Villamin, at Pastor Ernesto Orsabia ay pumasok sa Bible School, habang ang gawain ay nagpatuloy at tinawag ng Sapote Baptist Church. Taong 1985, nang si Pastor Melchor Kausapin ay tumugon sa tawag na maglingkod sa Manila Calvary Church at ihinabilin ang mga kapatiran sa pangungunan ng noon ay isang student pastor na si Edwin Macaranas, habang patuloy pa din sa pakikipag-ugnayan kay Pastor Melchor Kausapin. Sa paglago ng gawain, kinailangan nang lumipat sa mas malaking bahay-sambahan ang mga kapatiran at sila ay dinala ng Panginoon sa Lote Aniban, Bacoor, Cavite ng taong 1986. Makalipas ang ilang buwan, si Pastor Edwin Macaranas ay tinawag muli ng Panginoon na maglingkod sa Palawan. Muli, si Pastor Melchor Kausapin ay bumalik upang gumabay at kasama niyang manguna ang mga nooy mga mag-aaral na sina Pastor Saike Villamin, Pastor Ernesto Orsabia at Sister Merlinda Broses Rubio. Gayon na rin si Pastor Roger Nique ay ginamit ng Panginoon upang gumabay sa mga kapatiran. Dumating ang panahon na nagpasya ang mga kapatiran na palitan ang pangalan ng iglesia at gawin itong Christian Gospel Baptist Church upang maiwasan ang pagpapalit-palit ng pangalan sa tuwing lilipat ng lugar ng bahay-sambahan. Nang panahong ito, napagpasyahan na sumapi sa Conservative Baptist Association of the Philippines o CBAP. Dumating na nga ang panahon na kung saan si Pastor Melchor Kausapin ay tinawag muli na maglingkod sa ibang lugar sa Sinuloan Baptist Church sa Laguna. At kasunod dito ay si Pastor Roger Nique ay tinawag din sa iba pang gawain, bagamat ang mga kapatiran ay naiwang walang permanenteng pastor. Sa tulong ng mga kapatid na sina Pastor Saike Villamin, Pastor Ernesto Orsabia, at ng Board of Deacons at iba pang mga kapatiran, ang gawain ay nagpatuloy sa biyaya at galingan ng Panginoon. Katulad ng paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, ang mga kapatiran sa Christian Gospel Baptist Church ay dumanas din ng maraming pagsubok at hirap sa kanilang paglalakbay at pananampalataya. Muli at muli, ang Diyos ay dinagpabaya. Gumamit siya ng mga pagkakataon at tao upang pagpalain ang gawain kagaya na lamang ng ating kapatid na si Pastor Fruto Bauson ng Cavite City. Siya ay ginamit upang makatulong sa ating gawain. At taong 1987, matapos ang masigasig na pananalangin, pinadala ng Diyos si Pastor Gregorio Francisco upang manguna sa Christian Gospel Baptist Church. At ang gawain ay nagpatuloy sa paglago kung kaya't nagpasya silang ipatala ang iglesia sa Securities and Exchange Commission. Sa kabutihan ng Diyos, panibagong grupo muli ng mga kabataan ang nagpasyang pumasok sa Bible School. Ito ay sina Brother Cecilio Dumasi, Pastor Benjamin Espanyo, Sister Evangeline Broses Pajarillo at Sister Faye Cernero de los Lado. At may mga mag-aaral pang ginamit ang Diyos na maglingkod sa ating iglesia tulad ni Pastor Mario Contemprato bilang Associate Pastor.
sa paglaki ng gawain. Isang gawain din ang napasimulan sa bayanan Bacoor, Cavite sa pamamagitan ng Christian Gospel Baptist Church. Ito ay ginanap sa tahanan ng mga Ranya family na kung saan si Pastor Psyche Villamin ang naatasang manguna. Taong 1994, nang si Pastor Gregorio Francisco ay lumipat sa panibagong gawain at si Pastor Benjamin Espanyo na noon ay isang associate pastor ay itinalaga bilang head pastor. At kasunod nito, ang dating pinagdarausan ng pagsamba ay naipagbili ng may-ari sa iba, kung kaya't napilitan ang mga kapatiran na umalis at magpalipat-lipat ng lugar ng sambahan. Sa kadahilan ng ito, madaming mga kasapi ang nalagas hanggang ilang pamilyan na lang ang nanatiling matatag sa hamon ng panahon. Mula sa St. Dominic Hospital sa Talaba, sa Bayanan Elementary School kasama ang Bayanan Christian Fellowship, sa tahanan nila Brother Diogracius Espigo sa Ligaswan, tahanan nila Brother Eduardo Espanyo sa San Nicolas, at sa tahanan nila Sister Betty sa Ligaswan. Nagpalipat-lipat ng lugar ng sambahan ang mga kapatiran at ang panghuli ay sa Torres Compound, Ligaswan, Bacoor, Cavite. At narating na nga ng Christian Gospel Baptist Church ang kanilang lupang pangako sa pangunguna ni Pastor Benjamin Espanyo. Taong 1998, nang simula ng pagtatayo ng bahay-sambahan ng Christian Gospel Baptist Church at sa pagtulong-tulong ng mga natitirang kasapi ay naisagawa ang unang gawain sa bagong bahay-sambahan. Pinagpala ng Diyos ang mga kasapi sa lahat ng aspeto. Lumaming muli ang mga kasapi. May mga bagong nagtapos sa Bible School tulad nina Pastor Rodel Alveira at Sister Wilmarie Mihoy. Nagkaroon ng mga gawain na napasimulan sa ilang lugar tulad ng Nasugbu Christian Community Church sa pangunguna ni Pastor Rodel Alveira kung saan ito ay nagbunga ng gawain sa Batangas. Nagpatuloy ang maraming gawain ng iglesia tulad ng Sunday service, prayer meeting, Bible study, tract distribution, street preaching, at gayon na rin ang DBBS at feeding program sa mga bata. Mga kabataan ng iglesia na chosen generation na kasalukuyan sa kadahilanan ang buong mundo'y nakakaranas ng pandemya, ang lingguhang gawain ng iglesia ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng online platform o virtual Sunday service upang patuloy na maingatan ang kalusugan ng mga kapatiran. Ang iglesia ay nagsasagawa na rin ng iba pang virtual na gawain tuwing linggo tulad ng
na irregular show tuwing alas 4 ng hapon sa pangunguna ng mga kabataan ng iglesia na sina Brother Mark Acuyong, Sister Paula Mea Quilongquilong at Brother Arvin Abulog. At tuwing alas 7 naman ng gabi ay ang kapihan at chikahan sa CGBC sa pangunguna ni Pastor Benjamin Espanyo at Brother George Cruzet. Sa kasalukuyan, ang Christian Gospel Baptist Church ay patuloy pa rin sa paglago sa pangunguna ni Pastor Benjamin Espanyo bilang head pastor. At gayon na rin sa tulong ng Board of Deacons o mga leader ng iglesia na sina Brother Virgilio Espanyo bilang chairman, Brother Jimmy Abulog, Brother Randy Dagting, Brother Cesar Hanopol, Sister Mary Phoebe Roses Bonzo, Sister Angie Borch Barbaso Quilongquilong, Sister Mary Ambrosas Quesada, at Sister Zenaida Cabangon Espanyo. Tunay na pinagpala ng Panginoon ang ating iglesia, gayon na rin ang buhay ng bawat kapatiran. Bagamat maraming pinagdaanan, maraming lugar na nilipatan, ngunit sa kabila ng mga pagsubok na dumating, ay makikita kung paano gumalaw ang Panginoon sa ating iglesia. At ngayon, muli, kahit tayo ay humaharap sa panibagong pagsubok, ang pandemya, tayo ay binigyan pa rin ng pagkakataon ng ating Panginoon na ipagdiwang ang karagdagang taon na pinagkaloob niya sa atin, ang ating 39th year anniversary. Tunay na makikita ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating iglesia at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa lahat ng panahon.